Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Yahoo! Gising! Love you! Chup-chup! grabe! Ah, Radyo Mindanao na! Welcome sa ating programa, mga kaibigan, sa isang mainit na Biyernes. Ito po ang balingkod, Alasinto, Pafaal, nagsasabing isang magandang hapon. Siyempre, maganda pa kayo sa hapon. Grabe, oy! Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia, Salamal Alikum, Malaikum sa iyo. Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte. Ayo, ayong adlaw. Sa Central Mindanao, ang dami nakikinig sa atin dyan. Sa North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Cotabato City. Grabe, tindi ng traffic, mga kaibigan. Ang dami nagreklamo, ang dami natin natanggap na text. Mula dyan sa Tetuan hanggang from Alavar, mga kaibigan, hanggang sa Veterans Avenue traffic. Sumbong ng isang texter. Usad pagong ang trapiko. Naku, imagine, mga kaibigan, mula Alavar restaurant dyan sa Don Alfaro sa Tetuan, sa Zamboanga City hanggang Veterans Avenue dyan daw sa may Jollibee. Sa sobrang inis daw ni Jollibee, lumipad na lamang. Iniwan yung kanyang pwesto. Nagpalamig doon sa McDonald's. At isa pang texter nagsabi, mula naman dyan sa Veterans Avenue Santa Cruz Market hanggang dyan sa Jollibee pa rin, sa may junction ng Jollibee at Governor Alvarez. Usad pagong. And tinawag natin ito, mga kaibigan, sa traffic section. At nalaman natin na may banggaan pala dyan mismo sa traffic light. Binangga ng isang 10-wheeler truck yung motorsiklo. Nako. Yupi-yupi daw yung gulong ng motorsiklo, mga kaibigan, at basag yung headlights at signal lights ng 10-wheeler truck. Grabe yung grabe yung mga kaibigan. Imagine 10-wheeler truck at saka isang motorsiklo. Nako. Sana hindi masyadong nasaktan yun. Pero I believe tinakbo sa ospital, mga kaibigan, yung driver. Hindi natin nakilala agad kung sino yung biktima. Pero 10-wheeler truck, may karga pa raw container itong truck na to. Napakainit sa labas, mga kaibigan. Siguro mga 42, 42 degrees, 41, 42. Mas mainit dito sa studio dahil andito si Irene. Yehey! Ay nako, mga kaibigan, napakaswerte naman. Isang cigarette vendor, mga kaibigan. Isang 52 anyos na cigarette vendor. Mula sa Paranaque City. May asawa to at isang anak ang tumama sa loto. Nako po! Tumama sa 655 loto. Kailan ba itong draw? Noong September 14. Napanalunan nung cigarette vendor, 61.3 million. Wow! Daming pera.
Ayon kay PCSO General Manager Alexander Balutan, kinubra lamang noong September 26 ang kanyang napanalunan. Diyan sa main office ng Philippine Charity Sweepstakes sa Mandaluyong City. Napag-alaman na ginamit ng winner, mga kaibigan, ang numero ng kanyang cellphone ng matumbok. Ang winning numbers na 0809-16-19-31-41. Wow! Nako, sana eh maraming matulungan itong cigarette vendor na nanalo ng loto, mga kaibigan. Imagine, 61 million. Wow! Sana matulungan niya rin yung mga ibang naghihikahos. Sana maraming matulungan ha? At you know, maraming mga tao, you know, lalo-lalo na pag galing sa mahirap, biglang yaman. Nagbabago ng ugali. Nagiging matapobre, nagiging swapang, nagiging ganid. Yun ang problema. Sana itong nanalo, itong 52-year-old na cigarette vendor, sana marami siyang matulungan at huwag sana magbago. Alam niyo, mga kaibigan, na maraming mga mamaya, maraming mga tao ang nagbabaka sakali na lang na tumama sa loto. Sa hirap ng buhay. Halos lahat ng taong tumataya sa loto, pinaniniwalaan yung Diyos nila na makakapagbigay sa kanila ng kaginhawaan sa buhay. Meron akong kilala dyan. Every time na tumataya ng loto, nagpupunta sa simbahan, nagdadasal. Dinadasalan yung Diyos. Na sana ay manalo daw siya. At yung mga iba naman nagro-rosaryo. Nagro-rosaryo. Sa pag-asang manalo. Nagpapaniwala ba kayo sa milagro? Marami ng taong namatay sa sakit. Pinagdadasal lang kanilang mga pamilya na sana ay huwag mamatay. Pero natitigok pa rin. Maraming mga pare, obispo ang namamatay sa sakit. Ang alagad na ng Diyos yan, natitigok pa rin. Di ba? Maraming mga biktima ng krimen. Habang pag ginagawa sila ng kasamaan, nagdadasal lang mga yan. Pero hindi pa rin napipigilan ng krimen. Katulad ng rape, pagnanakaw, pagpatay. O yung biktima ng Maguindanao Massacre noong 2009. Hinarang sila sa highway. Kristiyano at Muslim, hinarang sa highway ng mga armadong grupo na sinasabing mga tauhan ng angka ng Ampatuan. Nakasakay mahigit 200 yung mga armadong kalalakihan ng humarang sa kanilang convoy. At alam nila ang manyanyari. Nagdadasal sila. Napigilan ba ng Diyos ang kamatayan ng mga ito? So yun ang sinasabi natin, mga kaibigan. Yung mga tumataya sa loto na nagdadasal palagi upang humiling sa Panginoon na sila'y papanaluhin sa loto. Di ba? Kailangan natin magsipag. Alam nyo, mga kaibigan, itong lottery o loto, this is a game of chance.
This is a game of chance. At binobola yan, yung mga bolitas, yung mga bola. Nasa tambyolo yan at may hangin. Di ba, pinapakita naman sa television yan. Television. Television pala. kung paano ginagawa ang loto. At may mga representative dyan ng Department of Trade and Industry upang masiguradong walang pandaraya ang mangyayari. Kaya kung ako sa inyo, you know, taya lang. Pero wag na kayong manalangin sa Diyos. Dahil pag kayo nanalangin sa Diyos na sana manalo kayo ng loto at hindi kayo nanalo ng loto, aba, napakasakit sa kalooban yan. Isipin nyo na lang na yung loto ay swerte-swerte lang. Kung manalo tayo, fine, good, thank you. Marami tayong matutulungan na tao. At kung matalo tayo, taya uli. Ganyan talaga ang buhay. Huwag lang natin kalimutan na pag may pera, taya, taya, taya. Huwag lang kayong tataya sa mga illegal gambling. Katulad ng sweatress. Yung mga sweatress na yan, walang hindi totoo yan, mga kaibigan. Huwag rin kayong maniniwala sa mga ibang tao na nagsasabing, magbibigay ako ng numero sa loto o kaya numero sa sweatress. Ang gawin niyo lamang ay mag-deposito kayo sa account ko ng ganitong halaga. O kaya sasabihin ng mga scam artist na bigyan niyo kami ng 500 o 100, i-deposito niyo sa ganitong account. O kaya ipadala niyo sa amin at bibigyan namin kayo ng tip sa loto o kaya sa sweatress. Hindi totoo yan, mga kaibigan. Huwag kayong maniniwala. Lalo lang yung nagsasabing, ako, meron akong koreksyon sa PCSO. At meron akong tip. Meron akong number na ibibigay. Pero kapalit ito, pera sa lapi. Alam nyo, mga kaibigan, common sense lang yan. Ang problema sa mga ibang tao ay ganid. Swapang sa pera. Makarinig lang ng ganun, naniniwala agad. So maguhulog kagad ng 100 yan, 200. Pag hindi tumama, sasabihin ng scam artist, hindi, alagaan mo lang yan, tatama yan. kaya ingat kayo sa mga ganyang scam. Scam ang tawag dyan o panluloko. Huwag kayong maniniwala sa mga taong nagsasabing mabibigyan kayo ng numero, lucky numbers, sa loto, sa PCSO, o kaya sa sweatress. Hindi totoo yan, mga kaibigan. Isang panluloko yan. At ingat din kayo kung tumataya kayo sa mga illegal gambling katulad ng mga sweatress. Dahil ang kalimitan yan, mga kaibigan, ay walang pondo. Ang modus operandi ng mga manluloko sa sugal. Kunyari, tataya si Richard, tataya siya ng 10 piso. Ang numero niya, 0210. Kung machambahan ni Richard yung 0210, sasabihin ng kobrador, nako, Richard, pasensya na. Hindi na ihabol yung numero mo. O kaya sabihin niya, bossing, pasensya na. Niraid ng pulisya yung ating lugar doon. Kaya, you know, hindi natuloy. Ganyan yan, mga kaibigan. Ganyan ang scam. Alam nyo, itong mga sweatress, talagang it's a game of chance din, di ba? Kahit sino pwedeng kumubra ng illegal gambling dahil alam nilang mas malaki ang chance nilang kikita kesa sa chance na sila ay matatalo. Kung makakolekta ng, kunyari, mga 50 tao yan na tumataya ng 10 piso hanggang 100 isang araw. Oh, do you think mayroong mananalo dyan? Di ba? So, ingat, mga kaibigan, wag tayong magpapaloko sa mga ibang tao. Dahil itong mga ibang tao, talagang lahat gagawin para makapanloko ng pera. Kita nyo nangyari dyan sa Pagadian City. Di ba, merong nanloko dyan. Yung kwarta, nag-invest sila ng malaking pera sa loob ng 1 linggo. Doble ang bigay sa kanila sa mga unang araw.
Ang tawag dyan, mga kaibigan, ay Ponzi Scheme. Ah, hindi pyramiding scam yan, kundi Ponzi Scheme. Alam nyo, kaya nabuko yan eh. Unang-unang nagpaputok dyan, ang pagkakaalam ko, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Dahil nalaman niya ng Mindanao Examiner dahil kay Eli Dumabok. yung ngayon ay kanilang isa sa mga bureau chief nila. At sa laysay nitong si... Itong si Eli Dumabok ay nagbigay din siya ng salapi dyan sa naturang scam na yan. Naturang scam at sinabi niya na kumita siya sa mga unang linggo. Kumita siya ng ilang libo. Kaya naman, instead na kunin niya yung kinita niya, ay isinugal pa niya. Ito kasi ay ang nagpasimula nito, mga kaibigan, itong si Manuel Amalillo na isang Malaysian national. At nagtayo ito ng kumpanyang ang tapangalan ay Aman Futures. Imagine, alam niyo, mga kaibigan, may mga tao kasi bukod sa tanga, pasensya na, bukod sa katangahan, ay nadagdagan pa ng kagahaman sa pera. yung bangko nga hindi makapagbigay ng 50 to 75% interest in 1 week. Bakit nyo paniniwalaan yung mga taong nangangako sa inyo na pag kayo nag-invest ng pera, ay dodoblihin niya sa loob ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan? Diba? Kaya ang laking salapi ang natangay nitong si Manuel Amalillo. Kung hindi tayo nagkakamali, umabot siya sa mahigit 1 billion. 1 billion pesos. Ang nakolekta nitong si Manuel Amalillo at bumagsak lamang itong Aman Futures after a few months. Dahil imagine, paglaglagay ka ng pera, mag-aantay ka ng 2 linggo para makakuha mo yung 50% interest. At yung nilagay mong pera, ang gagawin naman itong si Manuel Amalillo, kukunin niya yung perang nilagay mo, ibibigay naman niya sa ibang tao bilang interest ng kanilang mga investment o ng kanilang mga salaping ipinasok dyan sa Aman Futures. So cycle yan, cycle. Ang problema lamang, sa sobrang dami ng taong nag-invest, ay na-overwhelm itong si Manuel Amalillo. Na-overwhelm siya na hindi niya na alam kung paano niya mababayaran itong mga pera. Itong malaking halaga. So ang nangyari ay tumakas itong si Amalillo. At naiwan yung napakaraming biktima, mga kaibigan. Actually, kinover din natin to . At pinuntahan natin yung Pagadian City. At marami tayong nakausap doon, pati yung, alam nyo ba, mga kaibigan, pati yung mga vendor, yung mga nagbebenta sa palengke, tricycle driver, nangutang ng 5-6 upang ibigay dito sa hayop na si Manuel Amalillo. Dahil ang akala nila, umutang sila ng 5-6, 10,000, ay ang balik ng 5-6 sa 1 buwan, kung 10,000, magkano, 10,000 ang interest niya. Ako, napakalaki, 1,200. Diba? Tama ba? 5-6, 10,000, 1,200 interest? Ganun yan, mga kaibigan. Kasi alam nila na kung ibigay nila kay Amalillo yung 10,000 na inutang nila,
na may interest na 1,200 o 2,000 pesos ay ang balik sa kanila 15,000. Ay, ang dami ng utang, ang dami nag 5-6. At meron pa mga teacher, nako, mga tao, ibinenta yung kanilang mga ari-arian, kanilang mga lupain na minanapa sa kanilang mga lolo, lola, mga magulang. Sa akalang giginhawa at kikita sila pag naglagay sila ng pera dyan sa Aman Futures. Eh nung tumakas tong si Amalillo, nako po. Halos meron pang isa mga kaibigan nagpakamatay. Dahil hindi niya na nakayanan, meron namang isa naloko. Naloka yata o naloko, lalaki yata o babae. Nasiraan ng bait, nako po. Paano hindi ka masisiraan ng bait eh? Imagine mga kaibigan, ibinenta mo yung mga ari-arian mo, yung mga lupa mo na sana ipamamana mo sa iyong mga anak. Ibinenta mo dahil naniwala ka dito sa hayop na si Manuel Amalillo, na bibigyan ka ng 50% interest sa investment mo. Ako po. Ayan na nga bang sinasabi natin. Maraming nagpapaniwala sa mga taong manluloko. Itong si Amalillo, mga kaibigan, tumakas. Papuntang Malaysia. At hinanap din to mga kaibigan ng kanyang ilang ilan sa kanyang mga biktimang Muslim. Dahil maraming Muslim ang nabiktima nitong Ponzi scheme, itong Aman Futures. At nung ma-trace nila itong si Manuel Amalillo sa Malaysia, huli na ang lahat. Alam nyo bakit? Aba, nahuli pala ng Malaysian government itong si Manuel Amalillo. Nahuli hindi dahil sa kanyang syndicated staffa sa Pilipinas o dyan sa Pagadian. Hinuli siya dahil sa meron siyang daladala niya yung mga fake travel documents. Ibig sabihin, gumamit si Manuel Amalillo ng pasaporte na hindi sa kanya. At doon siya dinakip dahil sa falsifikadong pasaporte. Ikinulong siya, nalaman ng kanyang mga ilang niloko, pinuntahan siya. Wala na silang magawa. Kinukuha ng ating bansa itong si Manuel Amalillo upang ma-extradite at harapin itong kaso sa kanya dito sa Pagadian. Pero walang nangyari dahil hindi ibinigay ng Malaysia itong si Manuel Amalillo. Yun ang matindi rin mga kaibigan. Hanggang ngayon, yung mga nawalan ng pera, yung mga naloko nitong si Manuel Amalillo, talagang hindi nila alam siguro kung paano muling babangon at paano uusad sa pagkakaluklok sa utang. Kaya ingat tayo mga kaibigan, huwag tayong maniniwala sa Facebook, nako, sa social media, ang dami. Maraming mga pyramiding scam dyan. Para hindi sabihin Ponzi scheme, ang gagawin itong mga nasa Facebook, yung mga ibang tao at mga ibang kumpanya, na magbebenta ka ng, bibili ka ng, magbibigay ka ng kunyari ng 5,000, itong mga taong ito, ibibigyan ka ng mga gamot, ng mga supplement, ng mga cosmetics, ibibenta mo yan. At papangakuan ka ng malaking komisyon. Diba? So marami nang napasarang mga kumpanya dahil dyan sa pyramiding scheme. Iba yung pyramiding scheme dito sa Ponzi scheme. So yan ang naalala natin mga kaibigan. Talagang hindi lamang, ang pagkakaalam ko rito, hindi lamang 1 billion ang natangay nitong hayop na si Amalillo. Dahil ang ulat ng National Bureau of Investigation dito, mga kaibigan, at 12 billion, 12 bilyong piso. At kaya nabatid na ganitong kalaking halaga. Itong ganito mga kaibigan, ano pa lang to,
napaka-conservative estimate. Dahil kaya nalaman ng NBI itong ganito kalaking halaga ay dahil sumuko. Sumuko yung Chief Finance Officer ng Aman Futures. At yung isa ay broker. At inimbestigahan sila noong 2012. Hindi tayo nagkakamali, November 2012 na sumuko ang mga yan. Sa takot na katayin sila mga kaibigan ng mga ng publiko, ng mga galit na galit na tao. Meron pang isang politiko ang nadamid dyan dahil kasama di umano siya sa naturang scheme. Grabe, no? Marami ring mga sinibak na opisyal dyan dahil naging skandalo, naging international issue yan sa mga iba't ibang pahayagan. Kaya ulit ay nagpapaalala tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat sa mga taong manluloko. Lalo na yung meron pang isang racket, mga kaibigan. Yung sinasabing paluwagan. Ingat kayo sa mga paluwagan. Dahil marami ng kaso yan sa iba't ibang lugar, sa Maynila, sa Visayas, sa Mindanao. Dinadaan sa Facebook. Yung paluwagan, mga kaibigan, ito yung magbibigay ka ng salapi. Kunyari, buwan-buwan, maguhulog ka ng 1,000. Tapos kung kunyari nagsimula ang paluwagan, 10 tao. So ang pag-uusap nyo dyan, okay, sabihin sa inyo ng mastermind, meron akong paluwagan, 10 tao, 20 tao na to. 1,000 naman lamang ang ihuhulog nyo after 6 months, pwede na kayong mangutang. Pwede nyo lang kunin yung pondo na sobra pa sa ibinayad ninyo. So marami rin ang naniniwala dahil siyempre pagpera. pagpera, mga kaibigan, lahat paniniwalaan ng tao, lalo na yung mga swapag sa kwarta. Pagpera na ang involved dyan. Ako po, ingat na tayo. When it's too good to be true, beware, it's not true. Diba, mga kaibigan? Kaya, you know, ang pinakamainam na pag-aalaga o pag-iimpok sa ating salapi ay ilagay sa bangko. Pero siyempre, hindi naman basta-basta bangko. Huwag nyo ilalagay sa kung saan-saan bangko. Tignan nyo yung bangko na talagang matatag, matibay, di ba? Maraming bangkong matibay tulad ng itong Bank of the Philippine Islands, Metro Bank, wag na yung China Bank, Metro Bank, Bank of the Philippine Islands, Banco de Oro, di ba? Yung China Bank matatag sana, kaya lang sumabit sa money laundering, mga kaibigan. So sayang, matagal na yung China Bank na yan, pero ngayon binabayaran pa rin ng China Bank yung malaking multa na ipinataw sa kanila ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So yan, mga kaibigan, kailangan pag-ingatan natin ng ating kwarta dahil napakahirap ng buhay ngayon. Kahit magdasal kayo ng isang araw dyan sa katedral, walang mauhulog na pera sa kisame ng simbahan. kahit inumin nyo yung mga holy water dyan, walang lalabas na pera. Ang maaring lumabas dyan, yung demonyo nyo sa katawan. So ang ibig natin sabihin dito ay mag-impok tayo, mag-save tayo ng pera. Natatanda ko yung sabi ng tatay ko sa akin noon. Sabi niya, son, save your money. When the time comes, you have money to spend. Tapos sabi pa niya, when I kick the bucket, you're on your own.
tabangan naman, di ba? Eh, alam nyo siyempre, pag bata-bata tayo, waldas eh, di ba? Waldas, gastos dito, gastos doon. And then, pag nagkasakit tayo, hirap na hirap tayo. Inom dito, inom doon. Si Richard, umiinom ba? Yung mga staff natin dito sa registration. Ah, mahirap yung, you know, yung gumastos ng gumastos unless meron kang extra, di maganda. Eh, sa aking lagay, mga kaibigan, eh, nako, talagang sapat lang yung hand to mouth yung aking kinabubuhay. Eh, dito lang, magkano lang yung pinabayad sa akin ng Mindanao Examiner regional newspaper para magdadaldal dito sa Radyo Mindanao. Ah, pro bono lang to. Binibigyan lamang ako, mga kaibigan, ng 2,000 pisong allowance buwan-buwan. Yan lang ang aking kinikita. Tsaka yung mga advertisements namin dito, pag may advertisements kami, ang bigay sa akin ng commission ng Radyo Mindanao, 30% commission. Yan lamang ang aking kinikita. Kaya bukod sa aking pagdadaldal dito, mga kaibigan, ay nagbebenta pa rin ako ng advertisement, yung sales department namin. Kaya kung gusto nyo mag-advertise sa Radyo Mindanao, dito sa Radio Philippines Network, DXXX, maaari kayong mag-text o tumawag sa 0995-520-2358. At ulitin natin, mga kaibigan, ang sales department ng Radyo Mindanao, advertising department ay 0995-520-2358 at 0947-482-3453. Ulitin natin yung number ng aming advertising department. Kung gusto niyo magpa-advertise, maglagay ng commercial dito sa RPN, sa Radyo Mindanao, maaari ninyong i-text sa telepono, sa cellphone number 0947-482-3453. Ayan. Eh, meron na tayong ads, di ba? Yung Blue Jazz, mga kaibigan. Nagpa-advertise yan sa Radyo Mindanao. Dahil sabi nung executive ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island, aba, nagulat sila nung napakinggan nila na, ba, saang radio station itong nagsasalita? Radyo Mindanao. Hindi alam ng taga Samal Island, ng taga Blue Jazz Beach Resort and Water Park, na yung Radyo Mindanao sa Radio Philippines Network ay nasa Zamboanga. Nagulat sila, habi Zamboanga. Umabot yung broadcast nyo dito sa Samal Island. Kaya tuwang-tuwa sila. Tumawag, mga kaibigan, din sa binigay nating cellphone numbers ng ating sales department. At tagtanong, ito po ba ang Radyo Mindanao? Opo, sabi ng aming sekretarya. Eh, magpapalagay kami ng advertisement. Hindi lang sa Radyo Mindanao, pati na rin sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. O, di swerte. May 30% commission sa radio, meron pang 25% commission sa newspaper. Every month yan, mga kaibigan. Dahil nagulat sila, naka-imagine, umabot sa Samal Island, yung broadcast ng Radyo Mindanao dito sa RPN DXXX, Zamboanga. At kaya nalalaman natin na, you know, malayo ang naaabot talaga ng Radyo Mindanao. Kaya yan, mga kaibigan, kung gusto ninyong magbakasyon at magpahinga, o kaya ay mag-celebrate ng birthdays, weddings, anniversaries, kasama ninyong mga pamilya, mahal sa buhay, o kaya ay reunion or business conference, seminars and workshops, pumunta na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Malapit lamang niya, mga kaibigan, sa Davao City. 10 minuto lamang sa water taxi ay nandoon na kayo sa Samal Island. Kaya mag-book na kayo, mga kaibigan. Maaari niyo silang tawagan sa 082-284-2000. Ulitin natin yung telephone numbers ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park
sa Samal Island. Katabi lamang ng Davao City, mga kaibigan, maaari niyong tawagan sa kanilang hotline na 082-284-2000. I-save nyo sa inyong cellphone at maaari nyo rin silang i-text upang kung gusto nyo magtanong ng kanilang mga room rates o whatever o yung kanilang mga package ay maaari nyo i-text sa cellphone number o kaya tawagan nyo sa 0998-967-8001-8005. Ulitin natin mga kaibigan, ang kanilang cellphone numbers ay 0998-967-8001-8005. Blue Jazz Beach Resort and Water Park in Samal Island. At syempre, yung aming sponsor, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, available siya mga kaibigan, iba't ibang newspaper stands sa buong Mindanao. Meron tayo sa Buanga, marami. Kung kayo nasa Putik, sa Yubenco, available yan. Ang problema, lagi na uubos, kaya agahan ninyo. Sunday pa lang, available yan. Monday, available na. And then, downtown sa Buanga, napakadami. At kung kayo nasa Garden Orchid Hotel, ba, mababasa ninyo ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At partner hotel natin yan mga kaibigan, marami ang nagbabasa dyan. At marami ring supply ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ang Garden Orchid Hotel sa front desk, sa likod at sa harapan ng front ng hotel. At available din ang Mindanao Examiner sa Pagadian, sa Paba, Davao, Cotabato, Kidapawan, Coronadal, Digos, Panabo, Tagum, sa Cebu meron tayo, sa Cebu City. At pero tayo mga partner hotels diyan sa Cebu. At syempre sa Quiapo, available yung Mindanao Examiner diyan sa labas ng mosque mga kaibigan. Malapit sa palengke. At malapit yan sa simbahan at yung lakari dyan lang kung nasa Santa Cruz Church kayo. Dumaan kayo ng roon, papunta sa mosque, makikita nyo na dyan. Agahan nyo lang ang pagbili ng pahayagan sa labas ng mosque dahil lang pagkakaalam natin dyan sa ating dealer. Every time na nagbabagsak ng pahayagan ng Mindanao Examiner ay in a matter of 2 days, ubos na. Dahil uhaw na uhaw ang ating mga kababayang Muslim dyan sa Quiapo ukol sa mga balita mula sa Mindanao. Diba? So, yun lang mga kaibigan. Ay, batiin natin. May nagpapabati. Itong si Ali Lee. Huwag daw silang kalimutan sa Baliwasan sa Zamboanga City. At nakikinig sila ngayon sa Norte Family, sa lahat ng mga kapitbahay, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Zamboanga City at sa buong Mindanao, sa kasama na ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Sabah, Malaysia. Marami tayo mga overseas Filipino workers sa Sabah ang naabot ng ating broadcast. At syempre, ang hindi malilimutan na batiin itong si Ali Lee ay ang kanyang loving husband. Ana si Ramil Kamay. I love you, Ramil, sabi pa ni Ali Lee. Sweldo na ba? Sweldo na pala, 25, di ba? Kaya pala, ayos na ayos. So yan mga kaibigan, yung paalala natin, mag-ingat tayo pag tayo nag-i-invest ng pera. Mahirap magkaroon ng pera. Ay, nag-text sa atin, taga Sulu. Nakikinig daw sila dyan sa provincial government ng Sulu. Sila Al Salinas and Company, si Saijin. At nagpapabate. Assalamu alaikum, mga taimang hudnaho. At good afternoon pala kay Sulu Governor Toto Tan, ang masipag na gobernador ng Sulu.
At you know, itong si Governor Toto Tan, eh, imagine ang trabaho. Siguro 24/7 yata itong mamang ito, mga kaibigan. Imagine, Lunes hanggang Linggo ang trabaho. At minsan, eh, kaya itong si Governor Toto Tan, eh, talagang mahal na mga tausog. Ah, dahil sa kanyang kasipagan. Ah, parang yung kanyang tatay, yung kanyang ama. Ah, si ex-Governor Sakurtan. Eh, si ex-Governor Sakurtan, talagang workaholic yan, mga kaibigan. Ah, talagang ano yan, talagang trabahador. Ah, kung magtrabaho yan, pati inaabot hanggang gabi. Ah, kaya, you know, napakaganda ng performance itong si Governor Sakurtan. Ah, ngayon ay minana naman ang kanyang anak na si Toto Tan, ang gobernador ng lalawigan ng Sulu. So, good afternoon, sir, kay Governor Toto Tan. At sa lahat na rin ng employees and staff ng Provincial Governor's Office at sa mga iba pang empleyado. Sa lahat ng mga tao sa Sulu na ngayon ay nakikinig sa atin. At dito sa Kitapawan, itong Yaki Herbal Laboratory, nakikinig daw sila ngayon. Sila Mr. and Mrs. Romy and Lulu Elusfa. At sa kanilang radio station, Joy 105.7 FM. Wala na tayong oras. Nako, isang oras na naman yung naubos sa atin. Bukas, mga kaibigan, Sabado, tignan natin kung anong balita ang ma-pick up natin. Sana available si Brother Danny Quarteros at ma-follow up natin, yung kanilang Oplan Gugma. Yung kanilang ginagawa mga symposium, mga drug forum, mga symposium sa iba't ibang paaralan at universidad. Diyan yan, mga kaibigan, sa Cagayan Province. So, tignan natin kung available bukas ya, si Brother Danny. Tawagan natin na maaga para marami tayong mapag-usapan ng mga issue about sa Jesus Miracle Crusade. Napakainit talaga, grabe. Halos matuyuan na tayo dito. Alright, mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sumisenyo sa atin yung ating technical director at yung ating PA. Medyo kumakatok-katok na. Alright, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa, isang oras. Anang pagdadaldal, chismis, opinion, komentaryo. Hanggang sa susunod na buhas. Maraming salamat, mga kaibigan. Ito po niyang balingkod, Papa Al, para sa Radyo Mindanao dito sa RPN DXXX Zamboanga na 1008, mga kaibigan, sa inyong AM band. Sa ngalan ng mga staff namin dito, station manager si Philip Aboy, at yung aming major sponsor, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At lagi po tayo mag-iingat sa araw-araw na ating ginagawa para iwas tayo sa sakit. Panatiliing malusog ang ating mga katawan. Hanggang bukas, mga kaibigan. I love you. Mama. Chup-chup. Take care.